All right, mga kamoto, welcome back sa ating channel. So today, gagawin na natin ay babaklasin na po natin ang makina at saka yung mga wirings, pati rin yung fork. So, napag-isipan ko na rin po na hindi lang po natin siya i-refresh, kundi i-rebuild na po natin para sigurado po tayo talagang smooth at saka walang palya ang pagtakbo ng makina, suspension, braking, electricals, wirings. So, yun. So, tara. Simulan na natin ang part 2 ng ating Honda Dio rebuild. Let's go. Thank you.
to. So nabaklas na natin yung wiring harness niya. Ito yung frame. So far makikita ko sa frame, ayos pa naman. Yung nga nabanggit ko, bagong pintura. Kaya lang hindi pulido ganin yung pintura niya kasi parang pinatungan lang, hindi na siya inis-is ang uso sa kalawang. So yun. Ang kagandahan doon, madumi lang siya. Ang kagandahan, eh wala siyang bulok. Madumi lang. Ang dalimisin niya. So yun. Pero dito sa harness, kapa, octopus. Ang dami ng mga kabit dito, tap doon. So pag hindi natin na kaya ng rewire to, papatulong po tayo sa ating mga kaibigang eksperto dyan. Alright. So, ngayon, tingnan naman natin yung makina. Ito sa makina. So, ayun. Ayun. Bengkong yung kanyang rim. Mags. Tapos napansin ko rin po, dito sa may part ng magneto, may tumutulong gas. So, babaklasin natin yan. Natanggalin na rin natin yung oil pump niya, starter niya. Kasi sira yung starter niya, so papalitan natin siya. Itong carb, ayun, sir, mapapansin nyo, yung kanyang swing arm, tinapyasan para maging lowered. So, tingnan natin kung ubra. Kasi talagang dyan, yung reason kung bakit sumasayad ako. Siyempre, lalo pag mabigat ka, kasayad. So, tingnan natin kung pwede nating taasan muna yung shock. Lagyan natin ng tracer. O riser. At check natin kung okay na yun para hindi na rin tayo magpalit ng swing arm niya. Linisin na rin natin yung carburetor. So yun. Natin. Let's go. Thank you.
natin. Okay, so ayan na po. Kompleto na ang ating pag-disassemble ng makina. So ito po yung mga nakita ko. So yung ito, may mga gasgas na. Sunog na rin. Makikita niya. Tapos yung block niya, ang wala ko nakikita nyo. Yun. May sign na rin po ng vertical line. Ibig sabihin, siguro pwede pa naman. Kaya lang, tingnan natin kung pwede pa natin ayusin. Ayan, basag. Yung mga gears niya, natin, wala pa namang bungi. Kaya lang talagang sobrang dumi na nung gear oil. Hindi ko lang kung kailan huling napalitan to. Ito nyo, gray na, cloudy gray na siya.
So okay pa naman yung gears. So gagamitin natin ulit yan. Clutch. Okay pa naman. Ito, kalawang niya. So, tingnan natin kung pwede natin yung clutch niya. Lining, parang pud-pud na rin. Stock springs. Yung belt, worn out na. May binigay naman si Idol na libreng belt. Dalawa. So, check natin yun kung pwede pa yun. Mahirap maputulan. Yung head tsaka yung stud bolts, okay pa naman. Ayusin lang natin, linisan lang. Ito, okay pa naman ito. Kanyang mga bushing sa engine. Ayun, yung konting biyak na. Pero, pwede pa yan. Ito naman yan. Ito, may tama. Biyak. Yung oil seal, parang bago pa naman eh. Kaya lang, siguro palitan na rin natin dahil ito nga ay may tulo eh. Yung bearing, okay pa siguro. Yun, linisan natin. Malinis yung gearbox. Malaga sa oil at least. Yung bushing dito, okay pa naman. Bearing, okay naman. Kick assembly, wala namang problema, wala rin bungi. Pinion gear niya, walang bungi. Madumi lang. So, linis lang. Ito, ngayon, common na sakit, may mga tapyas. Normally sa side stand ng mga aftermarket. Ito yung sinasabi ko. Ayan, inodify. Napansin ko din yung dapat bilog eh, yung suksukan niya, kaso yung sa chassis niya rectangle. So feeling ko yung chassis parang Taiwan. Kasi alam ko, yung mga bilog na ganito, Japan. Hindi ko lang sure. Kaya mga bushing niya, okay pa naman. So, pwede pa naman natin gamitin. Okay lang. Ang carbs, konting linis lang. Ipalit na rin ng carbs. Hindi na, ah, ito. Kain pa rin. Konting linis lang. Ito, stock pa rin. Okay pa naman siguro itong yan, manifold tsaka yung petal, okay pa naman. Easy lang natin ito. Tama rin putol eh. At spark plug. Subukan natin linisin. Kami ng karbon. Magneto niya. Okay pa naman ito. At ang kanyang pinaka segunyal ay ito po. Ayun, nakita nyo. Nako po, maluwag na. So, let's see kung bili na po tayo ng bagong segunyal. Kasi wala naman po akong alam kung saan ko pwedeng paayos. Kung pwede lang sana yung connecting rod. Kaya lang, tingnan yung connecting rod. Nakikita nyo, bluish na.
Ibig sabihin may mali. May uga. So check natin sa mga friends natin diyan kung anong pwedeng gawin dito, kung bibili ba ng bago or connecting rod lang. Alright. So ayun. So tatabi na muna natin 'to, lilinisan natin. Since medyo mahaba na po 'yung araw. Abangan niyo na lang po 'yung susunod na video, part 3. So baka tirahin ko muna 'yung fairings, lihain natin. So 'yun. Mga kamoto, hanggang dito na lang muna po. Medyo mahaba na 'yung ating video. At alam niyo naman 'yan, nakakapagod talaga pag di-disassemble pa lang, complete disassembly ng motor. Scooter pa lang 'yan, ha. So ayun. So check natin kung balikan natin 'yung makina pag nakabili na tayo ng mga parts na kailangan natin. So doon po sa mga bago pa lang sa akin sa channel, kung gusto niyo po 'yung ganitong klaseng mga video, pa-subscribe na lang po. Like and share, and then pa-hit na lang po ng notification bell para ma-update po kayo sa mga videos na pinagagawa ko. Alright mga kamoto, gaya ng sinasabi ko, ingat po tayo sa mga biyahe natin, huwag po tayong racing ng racing, at huwag maging kamote, maging kamoto po. Stay safe.